Dalawin natin. Mabalik. So... Ang problema nito yung kanyang steering bearing. Okay? So, gawin na natin. 3, 2, 1. So, unang gagawin natin, baklasin natin yung fairings. Tapos, sana maganda yung video kasi ayun, mabagyo ngayon. Tara! So yan, bali natanggal na natin yung caliper, yung mga cable bracket, okay? Next natin, tatanggalin na natin tong nut dito sa kanyang steering. Okay, tara. So ito yung zero. Ayan. Okay. Buklasin natin yung castle nut na to. Ayan, so ito nga pala yung gamit natin. Okay. So mas okay pag meron tayong mga proper tools. Tara. Buklasin natin to. Ayan, tanggal na natin. Tapos, check natin yung diferensya. So, check natin itong nasa taas. So, buklasin natin to. Tapos, nasa baba. So, yan mga ka-rides. Bali yung diferensya, nandito sa baba. Okay, nasa natin. Ayan. Wala sa taas yung diferensya. Andito. Tapos kung napapansin nyo, kukunti na rin yung grasa dito. Isang factor din yun. Ayan o. Okay, tignan natin yung... Ayan, yung mga groove na yan. So malaking diferensya yan sa steering. Naglalock yung mga bearing dyan kaya nag-stack up siya sa gitna. Okay? So, kung tatanungin nyo saan nakukuha yun, una sa lahat, syempre matik, katagalan din ng motor. Tapos syempre yung lack of maintenance. Kung mapapansin natin kanina, kukunti yung grasa. Kaya yun, talagang hindi na smooth yung play ng mga ball bearings natin. So ito yung nasa baba. Ayan, mas grabe to kasi ito yung pinaka nadadaganan. Ano? Mas malaki yung groove nito. Ayan. So ang laki ng mga groove or yung mga kanal niyan. Okay, yung hukay ng ball bearings dito. So, kailangan na talagang palitan to para swabe ulit. Okay? Bukusin natin. Okay, so ito nga pala yung code ng ilalagay natin. Ayan. Ito yung ball bearing nga. Tapos, lagay natin dito. Siyempre, gamit din tayo ng high temp na grease. So yan, okay na. Basta ang gamitin nyo lang yung pinagpalitan nyo.
Hindi na magagasgas yan. Okay? So para pupukpok nyo lumigay, gamit kayo ng 32mm. Kita natin. Ayan, okay na siya. Pantay na lahat. Okay, goods. So maririnig niyo naman kung nakalapat na yung bakal tong cup sa steering natin, steering cup. Okay? Okay mga ka-ride, so nilagay na natin. Ngayon, ang tamang pagsiset dito sa higpit ng manubela or sa swabe niya, ganito. Ayan, mapapansin nyo, isang talbog, babalik, tapos check nyo kung may alog. Okay, so pag wala na mga alog yan, pwede na natin higpitan yun nasa taas. Okay, ulit, ayan. Diba? Swabe lang, tapos higpitan na natin nasa taas. Kontrain nyo na sa baba, tapos higpitan nyo itong nasa taas. Ayan. So, dapat hindi na gumagala itong nasa baba na to. Ayan. Isa pa. Ayan. Okay, magpit na, double check ulit natin dito. Swab yung balik. Tapos, okay na to. Lagay na natin lahat. Testing natin pag meron na rin yung gulong. So yan mga ka-rides, yung tatlong bolt dyan para sa ating fender. Ang tamang settings dyan ay 10 Newton meter. Okay? So 10 Newton meter na to. Lock natin tong knob. 1, 2, okay, tama na yan. 1, 2, walang click ulit. 1, 2, okay. Sa mga bracket naman ng cable natin, ayan, isa dyan, tapos isa rito. May tamang higpit pa rin dyan, syempre. Okay, so 10 Newton meter na yan. Higpitan natin itong knob. 2 clicks. 1, 2, 2 clicks ulit. 1, last na higpitan natin itong kanyang brake caliper bracket. So itong dalawang tornilyon to, ang tamang higpit natin dyan ay 38 Newton meter. Okay? So itong 10, ayan 10, nakatapat na ngayon sa 28. So ibig sabihin 38 Newton meter na to. Lock natin itong knob. Ayan. 2 clicks. 1, 2. 2 clicks. 1, 2. Okay. So yan mga ka-rides, bali napalitan na natin ng steering bearing. So ito yung mga pinagpalitan natin. Nalagay na natin lahat. Ngayon check natin ngayon. Okay. So kanina naglalock to sa gitna. Ngayon check natin. Okay. Ayan, wala na. Okay. So smooth na siya pag pinadaan sa gitna, di ba? Tapos, matik, walang alog yan, tapos smooth yung steering natin. Okay? Ride safe. Peace.